O master, pangit ang lungkot mo. Ano kasi tol, pangit nung kuha ko kanina. Okay sana yung pyesa, maganda. Kaso, titignan mo, ang daming glir, oh. Parang ulit niya na. Ang pangit yung posti. Tignan mo, daming glir, oh. Kahit lumayo ka, wala eh. Ano yung glare pa rin eh. Hey master, may solusyon na ako dyan. Ano yun tol? CPL lens and polarized filter. Yun. Oy! Anong pinag-uusapan nyo dyan? Sinashare ko kasi kay master yung napanood ko na video about dun sa CPL lens tsaka polarized filter. Dapat din nyo sinashare yan! Bakit nyo sinashare yan? Para maging problema kuha namin sa ginagawa namin mga tatono, o ba? Marami na namang gagaling sa pinaggagawa nyo! Pandaraya yan! Hihilahin ko kayo pababa! So what's up guys? Today, i-share namin sa inyo kung paano gamitin yung CPL lens na ginagamit sa photography sa tatoo at itong polarized filter. Set up namin siya at ipapakita namin sa inyo kung paano siya gamitin. Kuching! So, ano ba ang mga kailangan nating materials para sa pagkuha ng polarized shot or CPL para kailan? Una sa lahat, syempre kailangan mo na itong polarized CPL, polarized lens. Okay? So kapag phone ang gamit, flip lens. Itong CPL lens na to, galing to ng S-Goons Tattoo Supply. Yep. Mabibili nyo to sa S-Goons Tattoo Supply. And then, syempre, kailangan mo ng polarized filter. Polarized film. Polarized film, sticker yes. Film siya. Ayan. So, ito yung kinakabit sa ilaw para ma-filter yung ilaw. Mm-hmm. Yung light. Alright? Then, syempre, kailangan mo ng ilaw. Ito, nabili ko lang din to sa Lazada. Hindi siya sponsored. Okay, hindi siya sponsored. So, nabili ko siya sa Lazada, I think, mga 2,200 pesos to. Pero, pwede naman kayong gumamit ng, ng ibang LED light. Basta malakas. So, ituturo lang namin sa inyo kung paano siya sinaset-up. So, yan. Ito yung light. Pangalan na ito, Mandini. Mandini! So, yung pangalan na ito sa Lazada, Mandili RGB light. Ito lang siya. Ito siya, guys. Mandili Glowforce. So, okay, guys. So, ngayon, lalagyan na natin ng polarized film itong RGB light na LED light. Na actually, hindi naman kailangan RGB. LED video. Basta LED. So, ilaw. Yan, lagyan natin siya ng film. Ang gagawin mo lang dito, yan. Ika-cut mo lang siya, lalagyan siya dito, cutting. So yan guys, kailangan mo lang lagyan dito, itong polarized filter film na to. Para ma-filter niya yung ilaw na lumalabas. So, dalawang klase kasi yung polarized film na nandito, guys. Etong isa, wala siyang dikit. Wala siyang, wala siyang pandikit sa magkabilang side. Parang sticker. Hindi siya parang sticker. Hindi katulad nito. Ito kasi yung pang TV, meron kasi siyang pandikit sa isang side para madikit mo siya sa dito sa LED na light na to. So, ito yung gagamitin natin at ididikit natin siya dito, guys. Okay? Siya dito. I-place nyo lang siya sa ibabaw. Sa ibabaw. So, pag na-place nyo na siya sa ibabaw, tatanggalin yung kabilang layer na plastic. Kasi meron siyang protector eh. Tanggalin nyo lang. Yun. Okay. So, yan. Abit na natin siya. Ganun na siya kasimple. Pwede na natin siya gamitin for photography. So, ang sunod na gagawin is kailangan ng cellphone para ikabit yung CPL filter lens. Filter lens. Kiniklip lang siya. So, ikakabit lang siya sa cellphone. So, ayan guys. Kiniklip mo lang ganyan. And run!
Yan na. So itong filter na to is naiikot siya. Naiikot siya ganyan. Para mawala yung glare. Para mawala yung glare. So, dun yun. Ayan siya. Pag iniikot siya, kung napapansin nyo, nag-iikot pa yung may reflection. So, ang concept behind this is yung light na ini-emit ng ilaw natin na may filter. So, ito yung ilaw natin. Tumatama siya sa isang subject. Tapos, nafi-filter ng lens na to yung ini-emit niyang ilaw. So, nare-recommend namin na as much as possible, isang light source lang yung panggagalingan. Kasi kapag dalawa yung light source at yung isang light source is wala siyang filter, hindi din magiging effective. Yes. So, ayun. Mas okay siya gamitin sa madilim. So, papakita namin sa inyo yung example kung paano namin siya ginagamit. Okay? Yes! So, mga tol, makikita nyo dito na kinukuhanan ni Master Dras yung subject niya or yung tattoo na ginawa niya ng raw picture at normal source of light lang yung ginagamit niya and walang CPL lens yung cellphone niya. So kung makikita nyo sa raw picture na to guys, meron siyang konting glare sa taas. At kung mapapansin nyo, kitang-kita yung pores ng client and medyo dull yung kulay niya. So, sa clip na to guys, ilalagay na ni Master Dras yung CPL lens and at the same time, gagamitin niya na din yung LED light na merong polarized filter. And then kung mapapansin nyo guys, pinatay niya na yung ilaw para ang source lang ng light ay manggagaling dun sa LED light na hawak niya. And kung titignan nyo maigi na magkalapit yung cellphone ni Master at yung LED light na hawak niya para tapat talaga sa subject yung ilaw. Ang reason nito mga tol is kapag malayo kasi yung ilaw, medyo magiging grainy at medyo malabo yung kuha sa cellphone pag medyo malayo yung ilaw. Kaya laruin nyo lang at pag-aralan kung saan angulo magiging okay yung kuha nyo gamit yung CPL lens and polarized filter. So ito na yung kuha gamit yung CPL lens. Kung mapapansin nyo na wala na siyang glare, sharp yung kulay ng subject at hindi na rin pansin masyado yung pores ng client. And dyan, makikita nyo na yung difference between raw picture and yung ginamitan ng CPL lens. Talagang malaki yung pagkakaiba niya, men. Alright! So guys, question! Bakit ba natin ginagamit tong CPL lens na to? Master, bakit ba natin to ginagamit? Yung CPL lens kasi, malaking tulong siya sa pagpapaganda or pag-improve ng pagpe-present natin ng mga trabaho natin sa tattoo. Yes. Para mas makita nung client natin kung ano yung gusto talaga nating ipakita na yung saturation, contrast. Ang ginagawa niya kasi, fini-filter niya yung mga excess na ilaw na hindi kailangan dun sa tattoo. So, natatanggal din yung glare. Nag-i-improve yung contrast, saturation. So, ayun, mas gumaganda yung litrato. So, ganun siya kasimple. And, hindi naman siya pandaraya ba? Hindi naman siya pandaraya guys kasi yung kinukuhanan mo kasing tattoo, tinatanggal niya lang talaga yung glare para mas maganda yung presentation ng gawa mo at maganda yung kung paano ipapakita sa clients and kung paano mo siya ipopost. Yun yung trabaho niya. Mas so, magiging presentable yung portfolio. May enhance nito yung work mo pero hindi siya magiging pandaraya kasi kung ano yung pinapakita mo dito, yun talaga yung lalabas sa trabaho mo. Para what you see is what you get. So kung kunyari meron ka mga rugged na shading or mga crooked na lines, hindi naman nun matatago. Maididiretso yung mga lines na crooked or yung mga shading na
sabihin natin, hindi masyado pulido. Mm, kasi yung pinagtanungan ko neto na mga tattoo artist na gumagamit na netong si Pellet, shoutout nga pala kay Ibarra kasi siya yung pinakauna kong tinanungan neto. And hindi ko rin talaga nagets kung paano niya talaga ginagawa hanggang sa napanood ko yung kay, ano, kay DBK sa, ano, sa reference 87. Doon niya in-explain kung paano ginagamit ng CPL lens. So kaya inaral namin siya maiki. Shoutout din kay Vincent Tipolo na nagpadala pa sa akin ng polarized na film. Oh, yeah. Pero ilang buwan ko muna tinignan, I mean, ilang buwan na siya sa akin pero hindi ko alam gamitin. So yun, si Basilio na napanood niya yun. Nalaman ko na kailangan pa lang tanggalin yung sticker. I mean, yes. Sticker film pala siya. So yun. So yun, kaya namin siya sinishare sa inyo guys para malaman nyo rin, matutunan nyo rin kung paano ginagamit yung mga ganitong technology na ginagamit na sa ibang bansa. Alright? So, shoutout din kay Sir Mike. Shoutout kay Sir Michael Bestil sa pagpapadala sa amin ng polarized lens and polarized filter na film. And kung gusto niyo mag-avail ng CPL lens, pwede kayong order ng CPL lens sa S-Guns. Meron silang mga available yes. Doon. Pati filter meron din. Search niyo lang S-Guns Tattoo Supply. Meron silang polarized film and CPL lens doon. Alright? Yee! Let's get it. Alright, so that's it for this vlog, guys. So, kung gusto niyo pa ng mga ganitong klaseng videos, please like, share, and subscribe sa Basilio Tattoo Vlogs. At kung gusto niyo pa makita si Krabino, please comment down below. Let's go! Lagi mong tatandaan, boy, walang magaling sa una. Yeah! Alright, let's go, guys!